Magandang buhay, klase! Tayo pong muli ay mag-aaral ngayon ng edukasyon sa pagkapakatao 10. Tayo ay nasa ikatlong aralin na para sa ikatlong markahan. At ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay Module 10, Paggalang sa Buhay. Bago tayo tumungo sa ating aralin, isa-isahin muna natin ang mga inaasahan para sa aralin ito. 10.1, natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. 10.2, nasusuri ang mga paglabag sa paggalang. 10.3, napangangatwiranan na, number 1, mahalaga ang buhay dahil kung wala ang buhay, hindi mapahahalagahan ang mas mataas na pagpapahalaga kaysa buhay. Di makakamit ang higit na mahalaga kaysa buhay. Number 2, ang pagbuo ng posisyon tungkol sa mga isyu sa buhay bilang kaloob ng Diyos ay kailangan upang mapatibay ang ating pagkilala sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan at kahalagahan ng tao bilang nilalang ng Diyos. At 10.4, nakabubuo ng mapaninindigang posisyon sa isang isyu tungkol sa paglabag sa paggalang sa buhay ayon sa moral na batayan. Ang buhay ang siyang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ito rin ang pinakamahalagang biyaya na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng buhay para maisakatuparan daw ang ating layunin o ang ating purpose dito sa mundong ibabaw. Sino nga ba tayo, mga anak, para hindi tanggapin ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos? At dahil tayo ay kabilang sa isang relasyon, sa makatuwid, tayo po ay mayroon ding gampanin at ito ay ang pahalagahan, ang buhay na ibinigay niya sa atin. Ang buhay na tinutukoy natin, mga anak, ay hindi lang buhay mo, kundi ang mga buhay na nakapaligid sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng katotohanan na ang buhay ay hiram lang at ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, may mga tao na direktang lumalabag at sumisira sa kasagraduhan ng buhay. Ang lahat ng bagay na nagmula sa Panginoon, mga anak ko, ay maituturing na banal kasama na ang ating buhay. Kaya nga nakakalungkot isipin na may mga tao na sumisira sa dangal nito. Ano nga ba ang kahulugan o definisyon ng paggalang sa buhay? Ang ibig sabihin ng paggalang sa buhay ay pangangalaga sa kalusugan, pagiging maingat sa mga sakuna at sakit, at pagkasalaang-alang ng kaligtasan at buhay ng iba. Ang buhay mo ay hiram lamang sa ating Panginoon, kaya ito ay mahalaga at dapat ingatan at mahalin. Kung hindi dahil sa buhay na kanyang inilaan sa atin, ay hindi natin mararanasan at mararamdaman ang kanyang pagmamahal. Isa-isahin na natin, mga anak, ang mga isyong lumalabag sa paggalang sa buhay. Ang unang isyu na ating tatalakayin, mga anak, ay may kinalaman sa aborsyon o pagpapalaglag. Ito ay pag-aalis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. May dalawang uri ang pagpapalaglag o aborsyon. Ang una ay kusa o miscarriage at ang pangalawa naman ay sapilitan or induced. Kaugnay ng pagpapalaglag o aborsyon ay may dalawang panig. Dito, ang una, ang pro-life, na naniniwalang ang sanggol ay dapat isilang at mabuhay kahit ano ang mangyari. Sa kabilang banda naman, ang pro-choice ay pagbibigay ng karapatan sa isang babae na magdesisyon sa kanyang pagbubuntis na hindi nililimitahan ng gobyerno o ng simbahan. Ang sabi nga, your body, your rules. Ayon sa data na ating nakuha, legal ang aborsyon sa 58 member states mula sa 193 na bansang kasapi ng United Nations, kasama ang Pilipinas, Dominican Republic, El Salvador, Chile, Nicaragua at South Sudan, ang aborsyon po ay nananatiling ilegal. Tayo naman ngayon ay dumako na sa pangalawang issue ng paglabag sa buhay. At ito ay ang pagpapatiwakal o suicide. Nakakalungkot isipin kapag tayo po ay nakakabalita ng mga tao na gumagawa ng mga ganitong klaseng kilos, hindi maiwasan na tayo ay malungkot, na tayo ay makiramay sa mga pamilyang naulila. Bakit nga ba may mga taong gumagawa ng mga ganitong klaseng gawain? Napapanahon ng usapin ng suicide. Dahil sa mga kabataang katulad mo, marami ang mga nakakaisip na gumawa nito.
Ano nga ba ang kahulugan ng suicide o pagpapatiwakal? Ito po ay ang sadyang pagkitil ng isang tao sa sariling buhay at naaayon sa sariling kagustuhan. Ngunit bakit nga ba may nagpapatiwakal? Ang sabi, ito daw ay dahil sa kawalan ng pag-asa o wala na siyang nakikitang liwanag. Wala na siyang tiwala sa kanyang sarili, ganun din sa kanyang kapwa. Kaya nawawalan siya ng paniniwala na may magandang bukas pa na darating. Maraming mga tao ang nakaranas ng depresyon sa mga nakalipas na taon, mga anak, dahil sa pandemic. At kung ikaw ay lumalaban at pumipilit na lumaban sa buhay, congratulations anak ko. Kayang-kaya mo mapagtagumpayan ang mga susunod pa na hamon sa buhay mo. Kagaya ng ibang karamdaman, mga anak, ang depresyon ay nangangailangan ng tulong. Gawin nating normal ang pakikipag-usap sa mga doktor gaya ng psychologist at psychiatrist para matugunan ang ating mga pangangailangan. Ayon sa ilang data na ating nakuha, nearly 800,000 people ang namamatay daw sa suicide kada taon. Suicide is the second leading cause of death in the world for those age 15 to 24 years old, mga anak. Ito po ay edad ninyo, klase. Sabi dito, depression is the leading cause of disability worldwide. Buong mundo, mga anak ko. Ang isip lagi natin, pag sinabi mong disability, may kapansanan. Pero dito, mga anak, ang depression ay disability rin pala. Bakit? Dahil hindi tayo yung productive part ng ating family o ng ating society. Kasama sa mga paglabag, mga anak, tayo ay nasa pangatlong bilang na ang euthanasia o mercy killing. Ito ay pagkitil sa buhay ng isang taong may malubhang karamdaman na hindi na maaaring gumaling pa o iyong brain dead o comatose na. May dalawang uri ang euthanasia. Ang una, active euthanasia. Ito ay intentional na gumawa ng paraan ang mediko upang mamatay ang pasyente. Sa kabilang banda, passive euthanasia naman ay tumutukoy kapag tumigil na ang mediko sa paggawa ng paraan para mapanatiling buhay ang pasyente. Mga anak, sa euthanasia, ang pasyente ay mamamatay din. Kumbaga, pinaaga lang natin yung kamatayan ng tao na yun. Pero kaya mo nga bang gawin yon sa iyong mahal sa buhay? Halimbawa, kay nanay, kay tatay, sa mga kapatid o kahit na sinong kapamilya? Ang sabi nga sa larawan, mercy killing when the harsh truth is kindness. Ang euthanasia, mga anak, ay tinatawag ding assisted suicide. Ang usap-usapan na may kinalaman sa moralidad ay ang pagpatay dahil daw sa awa o habag. Sabi nga, nagagawa daw ang euthanasia o ang pagpatay dahil sa awa mo, ayaw mo nang mahirapan ang pasyente. Ang pasyente ang may kagustuhan na tapusin na ang kanyang buhay ngunit wala siyang kakayahan, kaya kailangan niya ng tulong ng iba para isagawa ito. Kaya tinatawag na assisted suicide. Pang-apat, paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito raw ay isyong moral na kinahaharap ng ating lipunan sa ngayon. Ito po ay estadong psikiko or psychic o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit at sa tuloy-tuloy na pagkakataon. Ang pagkagumon sa ipinagbabawal na gamot, mga anak, ay nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan. Dahil sa droga, ang isip ng tao ay nagiging blank spot. Nahihirapan ang isip na iproseso ang iba't ibang impormasyon na dumadaloy dito. Kaya nga kapag ang isang tao na alam mong may amats, 'di ba, yung salitang tama o sabog o gobas, kapag tinanong mo kung alam niya ang ginawa niya, sasabihin niya hindi. Dahil sa tama or dahil sa epekto yon ng ipinagbabawal na gamot sa isip niya. Kaya nga mga anak, kapag may kakilala tayo na alam natin na gumagamit, we feel unsafe, di ba? Hindi tayo nakakaramdam na tayo ay ligtas. Bakit? Dahil sila ay capable. Kaya nilang gumawa ng masama dahil sa epekto ng gamot na ginamit nila.
Sa panglima naman na isyong moral na lumalabag pa din sa kasagraduhan ng buhay ay ang alkoholismo o pagkonsumo ng alak. Ito po ay meron ding masamang epekto sa atin o sa tao. Ito ay unti-unting nagpapahina sa kanyang enerhiya, nagpapabagal ng isip at sumisira sa kanyang kapasidad na maging malikhain. Dahil sa kaibahan ng kanyang pag-uugali at kawalan ng focus, nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pakikipagkapwa ang mga nagugumon sa alkohol. Sa mga biktima ng ipinagbabawal na gamot, ganoon din ang alkohol, mga anak, kailangan din nila ng tulong. Professional help. Mahalaga na sila po ay kumonsulta sa mga professionals para maalis o mawala na yung kanilang pagdepende sa mga hindi magagandang substance na iyon. Ang ilan sa mga sumusunod ay dapat nating pagsumikapang gawin para mapatunayan ang ating paggalang sa buhay. Ang ilan sa mga gawain na ito ay kapakipakinabang sa buhay na mayroon tayo, ganoon din sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa kabuuan, mga anak, tandaan ang dalawang pinakadakilang utos ng ating Panginoon. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At diyan nagtatapos ang ating maikling talakayan para sa ating aralin, mga anak. Maghanda na para sa mga susunod na gawain.